Mabuhay ang mga OFW! Hello guys! Hello world! Welcome back to my channel! Another video for today guys. At ito yung continuation or part 2 sa ating nakaraan na vlog. Guys, please share, like, and subscribe this video. Para sa lahat ng mga uploaded videos ko, makikita nyo guys at manotify kayo every time na mag-upload po ako. Red button dyan, subscribe ang nakalagay at i-click nyo po yan at i-click nyo din po yung bell para manotify kayo every time na mag-upload po ako. At ito na yung part 2 sa ating talambuhay. W as a first timer na mag-abroad at kaya meron itong part 2 kasi medyo mahaba siya kaya inaano ko lang pinisa-pisa ko lang. Yun nga guys, yung nakaraan ko na video na naka-sign ako ng contract sa, kasi di ba na-hired na ako, then yun nga yung old ko na company diyan pa ako sa Pilipinas, nag-file ako ng resignation. And yun na guys, nag-file ako ng resignation for 1 month, then pinirmahan naman yung company ko diyan sa Pilipinas at binigyan din nila ako ng certificate. Supportive naman sila guys sa goal ko sa buhay noon kasi gusto kong mag-abroad nga. Then yun nga, nag-resign ako, hindi pa ako nakalipad-lipad agad. Kasi nga, yun, merong mga aberya. Siguro, yun siguro mga test mo sa buhay na kailangan mo sigurong pagdaanan na marami pang mga sablay na dumating sa buhay mo, trials sa buhay mo na bago ka makalipad. Kasi, bago ako nakalipad, 5 months muna ako nag-standby sa amin. Kasi, yun nga, nakapag-file na ako ng resignation. Then, akala ko, madali lang, pero hindi pala. Hindi pala siya madali pag isa kang first timer. Kasi nga, nag-antay nga ako ng 5 months, then parang nag-medical ako ulit, nag-remed ako, kasi na-expire na yung medical ko for 90 days, diba? 3 months, pag hindi ka pa makalipad, so babalik ka na naman, mag-remed ka na naman. Then, yun nga, after nung nag-remed ako, sa kanila naman yung sagot. Hindi na yun sa akin yung remed ko. Then, yung itong agency ko, nag-chat na sila sa akin na yun na mag-ready na kami kasi papalipad na kami sa Manila. Pumunta kami sa Manila noon, May 28, nandun na kami sa Manila. Kasi ang na pag nandun na kami sa Manila, doon kami nag-signing ng mga another, parang, yun na talaga ang final namin kasi nandun talaga ang pinaka main namin sa Manila. Kasi dyan naman talaga sa Manila kami, parang sa Cebu, sub lang sila na office. So, ang pinaka main dyan talaga sa Manila. Then, doon na kami, nagstay kami ng 2 nights. Two nights kami nagstay para lang sa kasi ang flight namin is June 1. Madaling araw sa Pilipinas, so pagdating namin dito sa Middle East, so June 1 pa rin. Kasi madaling araw doon, dito dumating kami is gabi na. Kasi ang Pilipinas advance ng 5 hours doon kaysa dito. So late dito ng 5, doon add ng 5 hours kasi iba sila. Then yun na guys, nung nandun na kami sa naiya ang tawag nila noon diyan sa Manila, parang paliparan na wala namang aberya, smooth lang siya ang kasi documented naman talaga kami as in kaya manggagawa talaga yung inapplyan namin, so smooth lang talaga presyon doon na talaga na nagbigay kami ng mga papel namin iba noon guys. Hindi
nung noon, ang dami naming papel na dala galing sa agency, pero ngayon iba na guys. Kasi binago na nga, meron na nga silang system. So ilang papel na lang, si flight, yun na lang, yung ticket mo na lang, yun ang yung passport, at saka yung isang papel na lang, yung working visa mo na lang ang dala. Noon, ang dami naming papel na dala. Kung ilan sigurong mga ano, ilang mga pages. Merong taga-check doon. Ito ba, bali, ganyan, ganyan. Punta kami sa kabilang counter, doon ka naman kami sa UWA. Dami naming pinuntahan na counter. So ngayon, hindi na pinabilis na ang system nila. Kasi meron namang QBC ngayon eh, hindi gaya noon. So, mas pinakamabilis ngayon, i-compare mo noon. Kasi sa amin, ang dami talaga naming papel dala. Sa flight, sa ticket, meron pang mga papel. Ewan ko ano mga papel noon, basta mga contract, ngayon yun na. Dami naming dalang papel. Ano, 2 o'clock ng madaling araw ng June 1. Then, dumating kami dito, June 1 pa rin, gabi na kami. Siguro dumating kami dito mga 5 o'clock na. 5 to 6, ganyan na. Pumunta pa kami sa agency, wala kaming pahinga, wala kaming masyadong tulog. Kasi nga, doon kami sa plane, grabing kaba namin. Kung doon pa kami sa naiyan noon, pa parang ano, pera, iba yung tutuloy ka ba o hindi. Yan ang nasa isip mo. Iiyak ka or excited ka or paano na yung mga utang mo pag hindi ka ano, diba, hindi ka tutuloy kasi kompleto na yung mga papers mo. Then yun na, tutuloy ka na lang kasi dahil sa mga utang mo, na grabe ng mga utang natin yan sa Pilipinas. So no choice, go. Yun na, nandun na kami sa airplane. Yung first timer mo na ang haba ng flight, grabe ang bingi ko, nakaganon ako. Pag mahaba pala ang biyahe mo, para kang bingi. Kasi ang ano mo, ang tenga mo, ang sakit, hindi mo maano, yung ulo mo, ang tenga mo, nung ano, yung iba-iba ang pakiramdam mo siguro kasi iba na yung bansa na pupuntahan mo. Then at saka hindi mo alam kasi first timer ka. Daming katanungan sa isip mo na ito na ba? Or ito na bang hinahanap ko na ano, na pagbabago sa buhay? Ito na talaga ba? Daming pagkakas, or umuwi na ako, hindi ka naman pwede makauwi kasi nandun ka na. Nandun ka na sa airplane, eh, na, takot at kaba talaga yung nararamdaman mo. At saka halong excited. Kasi nga, first time mo, gusto mo mag-abroad at para sa future mo, or sa pamilya mo, ganyan. Then, yun na, dumating kami dito. Grabe ang adjust ko kasi as a first timer, grabe yung naranasan ko na pag-a-adjust. Nung pumunta kami dito, nung dumating kami dito, ano, grabe ang init. Para kang nandun sa ano, oven. Yung singaw ng ano, ng hangin. Parang hindi ka makahinga sa init. Grabe dumampi sa ano mo, balat mo, ano siya, ng grabing init. At parang hindi ka makahinga, yung walang hangin. At saka paglalabas ka lang, grabing pawis mo. At saka pasok ka talaga kasi nga, yung ibang kasama nga, ano sila, nagkasakit sila, nag-ano na sila, nag-nosebleed na sila. Kasi nung dumating kami dito, ano na siya, gabi na, mga 5 o'clock. Then, ano na kami, halos kaming lahat low bat na. Yung ano namin, kasi nga, gusto namin mag-charge kung sinong taong i-contact namin. Meron namang contact, yung isang kasama namin yan talaga. Yun siya ang parang merong contact sa amin, sinong taong tatawagan namin. At saka, hindi kami makapag-charge. Kasi nga, yung saksakan, yung charger namin is dalawa lang ang parang saksakan niya. Hindi kasi ang Pilipinas iba talaga, di ay ang charger dalawang saksak, pero dito tatlo. Gaya nito, nakita nito guys, ganito ang sa ibang bansa. Dito sa Qatar, ganito ang ano nila, pinaka-safe ang gamit nila. Then sa atin pa noon, kasi nung 2015 ako, nung dumating ako dito, bali ang Pilipinas, hindi pa uso ang ganito na charger na USB.
wala pa hang gaano gaya nito na mayroong USB na pwede mo isaksak sa ibang ano, or yan, isaksak mo sa iba, manghiram ka lang. So kami hindi, yung natural lang talaga na charger. So yun talaga, nabahala talaga kami. Kasi nung, ano na, napanik na kami na, hala, sino nga, ano na, hindi ba tayo na illegal recruiter? Saan na yung ano natin? So nasundo kami, ano, basta ang inano lang sa amin, in-instruct lang sa amin, ito ang susundo sa inyo, merong nakaplaka na pangalan, itong pangalan na to. Yeah. So merong tao mag, ano sa inyo, driver ng company, o sila lang ang mag, ano doon, magsundo sa inyo. So, nandun na kami sa labas, hindi namin alam kung saan kami pupunta, lalabas, or ano ba. As in, gulong-gulong yung isip namin kasi first-timer kami lahat sa bansa na yun. Dito na bansa. First-timer kasi kadalasan ng mga kasama ko, Saudi sila. So, first-time din nila dito sa Qatar. So, no choice kami. So, doon kami sa labas pa. Lakad-lakad kami kung sino talagang, uy, yun na ba yun? Sabi ng mga kasama ko, uy, baka yun na ang magsundo. Eh, hindi. Hindi yan ang kapangalan eh. So, kasi yung sundo pala namin na late. Matagal kaming nasundo. Na late yung takasundo namin, yung maniho, yung driver. Yun nga, ang tagal na namin. Yun na. So, medyo na, ano na kami, medyo kampante na. Kasi nga, nakasakay na kami. Ay, thank God, sabi namin. Ha, nakasakay na din kami, kahit puyat na puyat kami, wala kaming tulog, galing pa ng Manila, papunta dito sa Qatar. Then, yun na. Hindi kami dumiritso sa bahay. Dumiritso kami sa agency. Kami lahat, pinapirma kami lahat ulit ng bagong papel. Iba din pala sa Pilipinas, iba sa Cebu, iba din sa Manila. So, parang inulit lang din dito sa Qatar, yung company namin, yung sila talaga, yung company namin. Din, na, nag-fill up na naman kami doon. At saka yung kain namin, KFC. Sponsor lang. Pinabilhan kami ng KFC sa amo namin na, yun nga, at saka, grabe yung adjust ko kasi hindi ako sanay. Hindi talaga ako sanay sa mga pagkain. Alam natin na gutom na tayo, gusto natin kumain, gusto natin ng kanin, pero walang kanin. Naghanap kami ng kanin, sabi namin, uy, maghanap tayo ng kanin, pero hindi namin alam, sabi ng driver namin, ay, wala man ditong nag-ano ng kanin, wala mang ano, parang binibenta na kanin sa restaurant, wala man. So wala, no choice, kain kami ng ano, KFC. At yung gabi na yun, umuwi kami sa accommodation, ano na, past 9 o'clock ng gabi. So nakatulog kami noon, hindi pa kami niya, at saka dumating kami sa accommodation. Ito talaga, pag first timer ka, hindi ka mapakali. Grabing kaba mo, saan na kaya? Saan ka na saan kayo ilagay, saan kayo pupunta, kasi hindi mo nga alam kung ano talagang pasikot-sikot sa bansa. Na, pumunta na kami doon sa accommodation. Yun palang accommodation, ang daming tao. Dami pala namin, puro kami Pilipino noon. Noon na batch ko, ano kami, puros kami Pilipino, pero ngayon hindi na, binago na nila ngayon. Nagbago na sila. Lahat ng na-deploy nila is puro Pilipino. Galing Cebu at saka galing Manila. Walang ibang nationality. Kasi yun talaga ang ano nila, siguro nakakontract. Pag ano pa, mag-ibang bansa. Lahat adjust, mag-adjust ka sa mga kasama. Number one talaga, kasama mo. Pag isa kang first-timer, ang pinakauna mo talagang i-adjust, guys, yung kasama mo. Kasi iba-iba kayo eh. Kahit Pilipino ka, or yung iba-ibang nationality, mag-adjust ka talaga, makibagay ka talaga sa kanila. At number two, yung surroundings mo, yung environment mo, dapat mag-adjust ka talaga, grabe yung adjust mo. Kasi iba talaga ang ibang bansa, at saka dyan sa atin. At sa pagkain, foods mo, mga food, grabing adjust na mga pagkain kasi hindi tayo sanay sa pagkain nila. Sa tingin natin o sa amoy natin, mabaho ang pagkain nila.
Pero sa kanila, yun ang natural na pagkain nila. So, no choice. Kain ka na lang. Aww. Grabe. Lahat i-adjust mo. Hindi ka pwede na yung ugali mo dyan sa Pilipinas, dalhin mo dito sa ibang bansa, gulo ang abutin mo. Yun nga, makibagay ka. Yun ang pinakauna talaga. Makibagay ka talaga sa kapwa, tao, o sino yung kasama mo sa trabaho. Kasi gulo ang abutin mo. Pag hindi ka makibagay, yun talaga. Yun guys, yun talaga ang first timer eh. Ano siya nang, grabe yung adjust mo. Sa trabaho mo, anong na-applyan mo na trabaho, at nasa isip mo na, ay, hindi man itong trabaho in-applyan ko, bakit pumasok na ako ito? Kasi na-prostrate ka na, na gusto mo na lang mag-apply, gusto mo na lang mag-abroad kasi nabaon ka na sa utang sa Pilipinas, at saka gusto mo din yung another environment din na hindi sa atin, di ba? Kaya nga sinishare ko ito sa mga lahat ng mga ka-OFW, meron kayong makuha sa vlog na ito. Sabi nga nila, yung mga vlog ko, serious. Kasi nga, para ko sa mga OFW din. Serious talaga tong vlog ko. Hindi talaga patawa, hindi talaga mga joke, mga ganyan. Kasi nga, OFW, alam mo naman, di ba? Iba-iba tayo ng konsepto kung ano talagang gusto natin ibigay or i-ano natin sa kapwa natin. Suportahan nyo pa rin itong vlog na ito. May-share nyo sa iba nating mga kababayan. Kung meron kayong mga tanong sa akin guys, sa mga previous ko na mga vlogs, yung iba natin na nandito sa Qatar, most of my vlog, may replyan ko kayo guys. Sa comment lang kayo kung ano talagang ano nyo ng gusto niyo ipa-vlog sa akin sa susunod ko na mga vlog, guys. At I hope, guys, nagustuhan niyo itong vlog na ito at maikling kwento sa buhay ko. Sa susunod na naman tayo, guys. Kita-kita pa rin tayo. At thank you so much for watching. I love you, guys.